guys, Teacher Jing here. Welcome back to our channel. So today is Sunday, so it's another episode of Sunday Devotion with Teacher Jing. Ang aking pong gustong i-share sa inyo sa araw na ito, it has something to do with choosing friends wisely. Ako po ay matagal na din dito na ninirahan sa Korea, almost 6 years na. Pero siguro nung first year ko, malapit na akong mag-celebrate ng aking first year anniversary sa Korea bago ako nakahanap ng mga friends. So, before ko i-continue, pakibuksan po kung meron po kayong Bible, pakibuksan sa 1 Corinthians chapter 15 verse 33. Okay, let me read the scriptures, and ito po ay NIV version. Sabi dito, "Do not be misled. Bad company corrupts good character." So, ang sinasabi po dito sa scripture na to, sa verse na to, ay kailangan natin na maging maingat sa mga kaibigan or mga kinakaibigan natin. Alam ko po dito sa Korea, lalo na sa mga baguhan pa lang, no, madalas tayong nakakaramdam ng yung naho-homesick tayo. So, gusto natin na makahanap ng mga friends. Pero ang sinasabi po dito sa verse na to ay kailangan nating maging wise, or sabi dito, do not be misled, bad company corrupts good character. Parang sinasabi dito na binibigyan tayo ng warning or advice na kailangan nating piliin ang mga kinakaibigan natin, kasi yung mga bad influence na mga friends ay alam nyo na hindi makakatulong sa atin, kasi sila yung magdadala sa atin sa kapahamakan. And I'm very blessed na ako ay nakahanap ng mga kaibigan na hindi lamang sisters ko sa Panginoon, kundi alam ko talaga na mga good influence. And marami din ako mga stories na naririnig or nababasa na about sa mga iba na napariwara dahil sa mga friends na mga bad influence, di ba? So, kung ikaw ay mga friends na feeling mo hindi maganda yung influence sa'yo, I think it is time to think twice kung magsistay pa kayo dyan sa friendship na yan. I am not saying na ang sinasabi dito sa scripture ay hindi tayo maging friendly sa ibang tao. Dapat tayong maging friendly. Like, you treat everybody fairly, walang injustice, dapat fair ka, mabait ka, magalang ka sa ibang tao, di ba? Polite ka. Pero yung kaibigan, di ba, yung kaibigan, sinishare mo yung mga secrets mo, di ba? So, lahat ng mga personal mo na problema, sinishare mo, tapos yung friend mo naman, ganun din sa'yo. So, minsan, yung mga friends natin, kung ano-ano yung mga, like for example, yung mga friends mo na bad influence, kung ano-ano yung mga pinaggagawa, o diba, ma-encourage ka, ma-convince ka ba, na ma-inganyo ka, na gawin din kung ano yung ginagawa nila. So, dapat, pag-isipan mo mabuti. Kung ito ba, ang mga friends mo na to ay merong maitutulong sa akin, sa aking personal na buhay, maganda ba yung influence nila sa akin, or parang umiba yung ugali ko dahil sa kanila. So, yun po yung pinapalahanan lang tayo ng verse na to. So, ngayon po, pag kayo po ay baguhan lamang dito sa Korea, I encourage you to, yes, to choose your friends wisely. Huwag magmadali na maghanap ng kaibigan kaagad, kasi hindi natin alam kung ang mga taong bago pa lang natin makilala ay mapagkakatiwalaan ba, or baka meron pa lang ibang intensyon sa pakikipagkaibigan sa atin. And most importantly, above anything else, dapat kinukonsult muna natin sa Panginoon. Dapat pinagpipray natin na, Lord,
I need friends na meron ako mapagsabihan, you know, so friends to go out with, to spend time with. Kasi naman, masaya naman talaga na merong kaibigan. Masaya naman talaga na merong ka-chat, merong kausap, merong matatakbuhan pag may problema ka. Kaya lang, ang problema, kung yung tinatakbuhan mo, itatakbo din niya sa iba, i-share niya sa iba yung problema mo. So, yun yung problema dyan. So, kailangan talaga natin na ipag-pray. Kasi, pag ang Panginoon ang magbigay ng mga friends sa'yo, I'm sure sila yung mga friends for keeps. Diba? Kasi sila yung binigay ng Panginoon para sa'yo. And hindi ko naman dinideny talaga, no, na ang mga friends ay nagbibigay kulay sa buhay natin. Kasi masaya tayo pag we are with our friends, diba? Pag nakakabanding natin sila. So we are blessed. We consider ourselves blessed pag nahanap tayo ng mga totoong kaibigan. Yung mga kaibigan na may good influencer sa atin, 'di ba? Yung mga kaibigan na merong nagbibigay sa atin ng ano, ng magandang advice pag may problema tayo, 'di po ba? So, yung hanggang dito lang po ang gusto kong i-share sa inyo about sa paghahanap or choosing our friends wisely. I hope na na-inspire po kayo, or I hope na nakapagbigay po ako sa inyo ng enlightenment about, you know, choosing friends. Okay, happy Sunday, everyone. God bless you next time. Bye.